Hey mga bros, may reports nga po tayo, no? Ito nga po, ito pong Magnolia ay talagang tinambakan ng TNT tropang giga dito po sa ating first game ng ating finals dito po sa season 46. So mga bros, talagang makikita mo dito, ito pong TNT ay talagang yamado pagdating sa lineup nila, at ito pong Magnolia ay dehado talaga sa kanilang lineup. Ang talagang nagpapalakas lang sa Magnolia yung kanilang depensa mga bros, kasi nga pagdating nga sa puntusan mga bros, nahihirapan sila, lalo na ito pong si Paul Lee ay nagchuchok nga daw sa finals, at ito rin si Abueba ay nababantayan ng maigi. So mga bros, hirap na hirap ang Magnolia dito, kaya nga hihintayin natin ito mga bros ha, kung sino nga po ang makakauna dito po sa ating game 2 mga bros, at titignan natin kung makakabawi ba ang hot shots dito o talagang tatambakan ba sila ulit ng TNT tropang giga. So mga bros, dito na nga po tayo sa ating reports. Ito nga po sa ating game 1 ay nagparinig nga po ang isa nga po sa ating mga PBA insider na ito po si Mr. Snow Badwa. At sinabi nga po niya, no, kung nailipat nga doon ng maaga ito pong si Slaughter, baka nga daw hindi ganun katambak ang lamang ng TNT tropang giga dito sa Magnolia Hotshot. So mga bros, malinaw nga mga kabrods na ito pong Magnolia ay may patago nga po itong ginagawa na trade para nga makuha nila ito pong si Greg Slaughter, which is mga bros na ito, sinabi nga rin po ni Mr. Snow Badwa ay talagang possible nga na kinukuha na ng Hotshots ito pong si Greg Zilla, kasi nga mga bros, kung mas mapaaga daw ang pagdating neto ni Greg sa Magnolia, ay baka nga may laban talaga sila dito sa game 1 natin sa ating finals series mga bros. Ito nga, alam natin na ito pong Magnolia Hotshots ay talagang isa nga po sa mga kulang din sa kanila ay yung mga malalaki. Yes mga bros, kasi nga po ito pong si Ian Sanggalang, ang isa nga po talaga sa mga nahihirapan sa Magnolia Hotshots ay ito pong si Sanggalang, kasi nga yung kapalitan nito ay nahihirapan na rin mga abroad sa ilalim, which is ito pong si Rafi Ribis. Pagtapos nga ni Ribis mga abroad, Kyle Pascual na, kaya nga nahihirapan ng magpalasa ng mga bigs ito pong si Coach Chito Victolero, lalo na't wala nga pong deep lineup ang Magnolia pagdating nga po sa mga big men. Kaya nga ito pong si Slaughter ang gusto nga po nilang kunin itong mga prods. Alam natin, syempre itong season, alam natin na hindi na nila makukuha si Greg mga prods. Next season yan, dyan natin aabangan mga prods kung sino nga talaga ang mawawala dito po sa Magnolia Hotshots para nga makuha nila ito pong si Greg Slaughter. So mga prods, isa rin po sa mga sinasabi nila ay may 3-team trade nga daw pong magaganap between Magnolia Hotshots, Inabra San Miguel, and Northport Batang Pier. So mga bros, hindi pa natin alam kung sino nga yung mga players na involved dito, pero ito nga, ito pong si Mr. Snow Badwa ay nasabi na nga niya na ito pong si Slaughter ay papunta na nga ito ng Hotshots. Pero alam natin mga bros, ito pong si Slaughter ay nag-improve na rin, hindi na siya dating Slaughter na yung mga lalampalampa mga bros, yung mabagal tapos malambot, ibang Slaughter nang nakikita natin ngayong season, which is may bangga na ito, at kita mo naman sa numbers mga abroads kung paano nag-improve ito pong si Greg Zilla, kasi nga nabigyan ito ng minuto at ng break ni Coach Pito Harencho. Pero ikaw mga abroads, sa lahat po ng mga Magnolia fans, sa tingin nyo po ba fit ito pong si Greg Slaughter sa Hotshots? Para sa akin mga abroads, fit na fit yan. So komento mo lang ang opinion mo dyan mga abroads, at iisa-isayin natin yan. So dito naman po tayo, no, sa kabilang balita natin mga kabrods, nagkakaroon nga po kasi ng mga meeting na dito po sa SMC Management, at isa nga po sa mga pinag-iisipan nila ay ma-trade na ito pong si Christian Standhardinger, kasi nga mga kabrods, ito pong si C-Stand. Kung mapapansin nyo, nung pagdating neto sa Barangay Ginebra San Miguel ay hindi nga po ito gumawa agad, at pangit nga po yung start niya sa Ginebra, kasi nga mga kabrods, ayon sa reports natin ay may mga nakakaalitan nga ito pong si C-Stan sa Ginebra, at sinabi na rin niya sa mga interviews niya na hindi nga daw siya masyadong na-welcome ng mga players ng Ginebra, kaya nga ito mga abroads ay medyo pangit ito
Pagdating nga sa chemistry ng Barangay Nebra San Miguel, kung may kaalitan ka na player sa iyong kupunan, kaya ito pong Ginebra ay pinag-iisipan nila kung gusto nilang i-trade ito pong si Standhardinger. At isa rin sa rason, mga kabrods, kung possible bang ma-trade ito pong si Stan, kasi nga ang rason dyan, mga kabrods, ay hirap ito sa sistema ni Coach Tim Cone, at sinabi na rin yan ni Boss Al Francis Chua na medyo mahihirapan nga pagdating nga sa adjustments ito pong si Stan, lalo na triangle offense ang mga coaching plays na ito ni Coach Tim, at iba naman kasi ang play ni Coach Tim kaysa kay Pido Harencho. So mga broads, ito nga si Stan ay kung makikita nyo sa mga numbers naman niya ngayong season ay talagang okay naman, mga broads, okay yan. Pero yun nga, mga broads, hindi nga sapat yung numbers kung mahihirapan sa play ito pong si Stan, lalo na't panalo kasi ang gusto ng Ginebra, hindi talo, mga kabroads. So sayang lang yung mga puntusan nito ni si Stan kung palaging talo rin ang Ginebra dito. So ito nga, mga broads, ay ayon sa reports natin, ito pong Ginebra ay baka nga gusto nilang itong i-trade ito pong si Stan dito po sa Meralco Bolts, at pinag-iisipan na yan, mga broads, ng Ginebra, kasi nga ito pong si Raymond Almazan, mga kabroads, ay nasabi na rin ito ni Raymond na dati pa lang gusto na niya talaga maglaro sa Ginebra, kaya nga ito pong Ginebra ay baka nga kunin ito pong si Raymond Almazan, mga kabroads. Kasi nga ayon sa reports natin, yung gagawing triangle offense na bagong plays na ito ni Coach Tim ay pasok nga sa sistema na sa mga laruan nito ni Raymond Almazan. Kasi nga, mga kabroads, kung mapapansin mo, ang laro ni Raymond Almazan ay flexible na center ito, mga kabroads, which is stretch big man yan, kasi nga kaya nito sa labas at pumukol sa 3, at kaya rin maglaro sa ilalim, lalo na't mahaba ang wingspan nito. So compare mo siya kay Sisten, mga kabroads, itong si Sisten kasi ay puro ilalim lang at minsan perimeter, minsan naman hindi na gagawa ni Sisten yung mga plays na ito ni Coach Tim. At alam ni Coach Tim na matalinong player itong si Almazan, mga kabroads, kaya nga if you fit daw ito sa Ginebra, mga kabroads, kung sakali mang i-approve nila yung pag-trade dito kay Christian Standhardinger. So mga broads, ayon sa reports natin, one-on-one trade ito, mga broads, kasi nga kung one-on-one trade ito, mga broads, medyo lugi ang Ginebra dito, kaya nga ayon sa reports natin ay humihingi nga ng mga future picks ito pong Ginebra San Miguel, kasi nga kapag ikumpara mo yung mga numbers na ginawa nito ni Almazan at ni Sistend, malayong mas malaki ang mga numero na naiambag nito po ni Standhardinger ngayong season compare kay Almazan. Pero ikaw, mga broads, sa lahat po ng mga Ginebra fans, sa tingin nyo po ba ay bagay ba? Ito po si rock and roll dito po sa Barangay Ginebra San Miguel, lalo na dun sa bagong sistemang gagawin ni Coach Tim Cone. So mga broads, magaling din naman ito po si Almazan, ha? Kaya nga nakapasok sa semis ang Meralco dahil din sa kanya. So komento mo lang ang opinion mo dyan, mga broads, at isa-isay natin yan. So salamat po sa panonood, mga broads. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt.